Mathew Wright, malilipat na nga ba? At Kiefer Ravena, hindi pinayagan ng PBA management para maglaro sa Japan? Yan ang ating aalamin mga ka-PBA, at bago ang lahat ay sina-shoutout muna natin ang ating idol na si Kindos Lucanias. Mega shoutout sa iyo idol and thank you for watching. Andyan din si Fernando Galliano 05, mega shoutout sa iyo idol. And shoutout din daw kay Sunel Galliano, mega mega shoutout sa iyo idol and thank you for watching. At hindi rin papahuli si Job Imar 1969 FM, mega shoutout sa iyo idol and thank you for watching. Andyan din ang ating idol na si Robert Tesorero, mega shoutout sa iyo all the way from Quezon City. At sina-shoutout din natin ang ating idol na si Wilson Oligario, mega shoutout sa iyo idol and thank you for watching. Andyan din si Claudio Anduhar, mega shoutout sa iyo idol, thank you for watching. At ngayon naman mga idol ay talakayin natin kung ano nga ba ang reason kung bakit itong si Kiefer Ravena ay hindi maglalaro sa Japan. Una ngang napabalita na itong si Kiefer Ravena ay gustong kunin ng isang team sa Japan kung saan labis ang kanyang excitement na mapabilang sa isang team sa Shiga, Japan. At ayon nga sa isang source ay hindi nga pinayagan itong si Kiefer Ravena ng PBA management para maglaro sa ibang bansa. Tulad ng sinabi ni Commissioner Marshall, hindi pwede, may kontrata siya sa NLEX at may commitment siya sa PBA. Based on the other source, the PBA board on Saturday announced it will enforce the uniform player's contract in relation to Kiefer Ravena signing with the Shiga Lake Stars in Japan B League. It also said that the development means Ravena cannot play overseas. The league announced its decision following an online board meeting after the Lake Stars announced signing Ravena for the B League. The board has decided that Kiefer has to honor its contract with NLEX and with PBA. So that's where we are, said PBA Chairman Ricky Vargas in an online press conference attended by PBA Commissioner Willie Marshall and Vice Chairman Bobby Rosales. Its decision follows specifically the philosophy of the importance of a contract, which is in Philippine law is very important. It's also in PBA and PIBA. Ravena's contract with NLEX is effective in the next 3 years. The PBA will communicate with the Japan B League president via letter regarding the development. Vargas added that the league will also relay the board decision to Samahang Basketball ng Pilipinas, the sport's national governing body. We will inform them that this is the decision of the PBA. We'll also inform the SBP that this is our decision, and we are sure as a member of the SBP, they will respect this decision. Marshall also said that he will talk with Ravena regarding the matter very soon. He added, ako mismo kakausap kay Kiefer, said the commissioner. Nag-usap kami noong Monday to Tuesday. Informal, nagbibiruan pa kami. Pero sinabi ko sa kanya, Kiefer, hindi talaga pwede. Regarding the possible sanctions against Kiefer, Rosales said they could not answer this for now. At this point, we do not know how FIBA will take this. It is not also timely for us to address hypothetical question. We'd rather communicate this first to Kiefer, he said. At sa pagkakataong ito nga mga ka-idol ay hindi na nga pinayagan itong si Kiefer Ravena na makapaglaro sa Japan. Dahil nga may existing contract pa itong si Kiefer Ravena sa NLEX kung saan almost 3 years pa. Kahit sa mga fans ay nagsorry na itong si Commissioner Marshall dahil sa pagkabigo nitong si Kiefer Ravena na maipakita ang galing niya sa ibang bansa. Ngunit kung kayong tatanungin mga ka-PBA, tama ba ang naging desisyon ng PBA management na itago na lamang ang talent nitong si Kiefer Ravena at sundin ang rules and regulations ng PBA management? Para sa akin mga ka-idol ay hindi tama na pigilan nila itong si Kiefer Ravena na makapaglaro sa ibang bansa. Lalong-lalo na at hindi pa nga sure kung kailan magsisimula ang PBA. At higit sa lahat, mas maganda nga kung nakapaglaro itong si Kiefer Ravena dahil dala-dala niya ang pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa. At ngayon naman ay dumako tayo
sa sinasabing itong si Mathew Wright ay malilipat na nga ba? Ilang buwan na ngang pinag-uusapan na itong si Mathew Wright ay nagre-request na nga sa Phoenix na siya ay ma-trade na sa ilang malalakas na team. Kagaya nga ng nabanggit nitong si Snow Badua, sinabi niya na one star disgruntled at his team might opt to just go back to the States if he can't be traded. Clue, no answer is wrong. Everything's gonna be just right. At ang tinutukoy nga ni Snow Badua ay itong si Mathew Wright. Kung saan totoo naman na talagang gusto na nitong si Mathew Wright na ma-trade sa ibang team, lalong-lalo na nung malipat itong si Calvin Abueva na kanyang ka-team up sa Phoenix Super Fuel. Kung mapapansin sa ilang rumors at nagkalat na reports, sinasabi ng Magnolia Hotshots reportedly interested to trade for Mathew Wright. Magnolia made an offer to trade Paulie and Gio Halalon with future picks in exchange for Perkins and Wright. Sinasabi din sa source na umingay ito sa social media at ito nga yung sinasabi nilang interpretasyon na sinasabi ni Snow Badua na itong si Paulie daw ay ang magiging kapalit nitong si Mathew Wright. Ito daw yung sinasabing offer ng Magnolia sa Phoenix na itong si Paulie or Gio Halalon ang future picks in exchange for Mathew Wright. At napatunayan nga na itong si Mathew Wright is now asking for a trade. It seems like it is already clear to him that his team is currently under bad financial constraints that will hamper their contention for the upcoming season of PBA. Napakarami nga ang naging rumors at ilan nga ay nagpatunay na itong si Mathew Wright ay ready na nga na ma-trade sa ibang team, lalong-lalo na dito sa Magnolia Hotshots. At ang isa nga sa inaalala nitong si Mathew Wright kung bakit gusto niyang ma-trade ay ang maaaring pagsasara nitong Phoenix. And yes mga ka-idol, ito nga napapabalita na ipapalit o ititrade kay Mathew Wright na galing Magnolia ay itong superstar din ng Magnolia na si Paulie. At kung totoo man ang trade na ito mga ka-idol, ay tinitiyak natin na itong si Mathew Wright ay magiging asset din ng Magnolia Hotshots dahil alam naman natin kung papaano maglaro itong si Mathew Wright. At masasabi natin mga ka-idol na ito talagang si Mathew Wright ang isa sa mga nagbibigay lakas sa Phoenix. At masasabi na rin naman natin mga ka-idol na hindi na rin naman lugi ang Phoenix kung sakasakaling matanggap nga nila itong si Paulie dahil alam din naman natin kung gaano kalakas maglaro itong si Paulie. At makukonsider din natin mga ka-idol na itong si Paulie ay isa sa mga star player ng Magnolia Hotshots. Kaya't sa palagay ko mga ka-PBA ay pantay lamang ang magiging trading system between Magnolia Hotshots at Phoenix. Para sa akin mga ka-idol ay panahon na nga rin nitong si Mathew Wright na mas maipakita pa ang galing niya sa ibang team, lalong lalo na ngayon na nababalita nga na itong Phoenix ay magsasara na. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-PBA, mga ka-idol, okay lang ba sa inyo na matrade itong si Mathew Wright kay Paulie? Yan ang ating mga aabangan sa mga susunod pa mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.